Okay, our next question will come from Ken Quinto na nag-intermittent fasting din. Hello, Ken. Totoo ba? Hello, Mayra. Hello. Congratulations sa nomination mo. Tanong ko lang, hindi ka ba nape-pressure? Kasi diba 2013, 2014, and 2016 si Sarah Heronimo yung nominate and nanalo siya sa MTV EMA. Then, nung 2017 si James Reid naman, tapos ngayon ikaw, wala ka ba nararamdaman na parang, ay, dapat manalo rin ako kasi nanalo rin sila nun, ganun? Well, wala naman po. Sana manalo, pero ako, happy na po ako na na-nominate ako and na-acknowledge ako internationally. But if hindi man ito for me, okay lang din naman. Okay na po ako. Mm-hmm. And Ken, meron pang time, ha? That's why we're here to encourage all the fans and sa lahat ng Filipinos out there to vote as many as you can at mtvema.com. Voting ends on November 2, 6:59. PM. Okay, so may time pa para bumoto. Go, Ken. Okay na po. Okay, thank you, Ken. Our next question will come from another social media influencer other than Lester Ramos of writer.ph. Thank you. Hi, Moy. Congratulations. Oo. When you first know na nasabi sa'yo na nominated ka sa MTV Awards, ano, what was your thinking about it? Ano yung na-feel mo? Ano yung naramdaman mo na uy, nominated ako. Naiyak po ako kasi reglahin nata ako. Siyak talaga ako, nakiyak po the whole day. So, nabasok ito, iyak na naman ako. pero sobrang, nagulat po talaga ako. And at that point po, sobrang na-overwhelm ako kasi ang daming blessings. And ang dami kasing nawalang blessings for a while. Hindi naman blessings, ang daming nawalang opportunities for a while. So, akala ko talaga at one point, tapos na. And then, biglang sunod-sunod ulit. So, ito po talaga yung cherry on top na hindi lang mga kapamilya dito sa Pilipinas yung nakaka-suporta, pero pati kapamilya abroad. And I also grew up watching MTV and, you know, yung mga awarding ng MTV na papanood ko. So, kinilig ako na, ay, nanominate ako. So, I'm very, very grateful. I was very surprised. But yeah, I'm very happy. Para sa mga hindi nakakaalam ng MTV, of course, Thank you. Para sa mga hindi nakakaalam ng MTV Awards, ano ba yung sa tingin mo na criteria at na-consider ka as the one of the best Asian Southeast Asian act na representative ng Philippines and nominated within competing with Singaporean singers, other international, ano yung sa tingin mo yung meron ang isang Moira de la Torre at na-consider ka to be nominated? Tama. Well, given naman na Lester sa dami ng achievement ni Moy. And I don't think hindi siya yung sumagot. Let her achievement speak for her for herself. Di ba? Parang ando na lahat eh. Actually, deserve ni Moy yung nomination. Yep, yep. And ito na yung opportunity natin para this time ibigay naman natin yung support at pagmamahal. At syempre, Philippines yung nire-represent ni Moy. Okay? Moy, and then you are also doing international album? Yes, but can you share about it? Kasi ano nang plano? Ano nang balita? It's coming out next year, first quarter of next year. It's under ABS-CBN International Music. Ang dami ko pong naka-collaborate dito sa album na to. Si Us The Duo, I'm set to collaborate with them. I collaborated with Harv and Felicia. They're Grammy Award winning producers behind the song songs of Justin Bieber. Wow. DJ Flick, he's also a Grammy Award winning
producer behind the songs of Meghan Trainor and Common Kings, and ang dami po, napakarami po nilang achievements, and yung makatrabaho po talaga sila, sobrang grateful po ako. I also got to get out of my comfort zone in writing the songs. It's a little more pop, but there are also folk elements pa rin. I'm also collaborating with my cousin Niman. So I'm very, very happy. It's something new. It's definitely something new, but it's something I'm really, really enjoying. Moy, as musician, as artist, for a time na wala kasi yung mga songwriter na gumagamit sila ng mga malalalim na salita sa music. Parang lahat nung sinabing millennial, millennial words lahat. Pero ikaw, nung time mo na naglabas ka ng malaya song, ang daming mga words na malalalim. Yes. And yet kinagat ng tao. Sa tingin mo, anong magic meron yung pagsusulat mo ng kanta? At gustong-gusto ng tao lahat, yung kahit yung mga words mo, malalalim yung salita. Siguro po, pumipili lang ako ng words na alam kong borderline, alam pa rin ng tao kahit, pero hindi masyado ginagamit. Kasi minsan pag sobrang lalim din naman, hindi na makarelate. And ako rin naman po, hindi naman ako malalim at managalog. nagbabasa lang po ako, kaya minsan may mga nakukuha akong words. Pero I think it's just really picking your words and making sure that you're saying what people cannot say or cannot find the strength to say. And I think to answer then your previous question, but not the one about ano, why I got this award, di ko rin po alam. pero yung I think the reason why people can resonate with me is because I really make it a point to relate to them, not just them relating to me. And I really want to make it a point that in my songs, through my songs, they feel understood and that they feel seen and heard. And last question ko, sabi mo kanina gusto mo ng life balance kasi masyado ka lang busy sa trabaho mo. Tingin mo ba itong success mo kumakain siya ng too much time for you? Well, recently po, nakukuha ko na yung balance. I'm learning to set boundaries for myself and I'm learning to balance my time and really make time for those I love. Siyempre, it just takes a little more effort to make time, but nagagawa ko na po siya ngayon. And in terms of spending time with my husband, I'm very blessed enough to be able to be working with my husband. So it's really work and play. When we write songs, just last night we wrote a song for another endorsement. So napakasaya ko po kapag nagsisink in sa akin na, wow, I get to do this with you. So nababalance ko na po. Speaking of your husband, ang dami daw kinilig ng performance yun nung awarding. Ang dami kong nabasa. Congratulations, Moy. Thank you. Lester, ito lang yung ilan sa awards ni Moira. 2018 Wrapped